Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan. So, isa ka ba sa nagbabalak mag-upgrade ng iyong suspension fork para sa iyong mountain bike? O ikaw ba ay naghahanap ng budget-friendly na suspension fork? So, tamang-tama sa iyo guys ang video na ito dahil may ipapakita ko sa inyo na budget magaang sa bulsa pero de kalidad at napakagandang suspension fork. Ayan. So, wala na tayong intro-intro. Hindi ko na pahabain guys. Ito ang Weapon Tower Air Suspension Fork. Ayan, shoutout pala sa aking pinsan, Wilfredo Bautista at ang aking pamangkin na si Wesley Dave Bautista. Ayan, so sa kanila kasi ito, maraming salamat at pinahiram niyo sa akin ito para magawa ng YouTube video. Ayan, so nag-a-assemble kasi sila ng bike. Ayan, oh. So syempre, tawag doon, family bonding. Sana all, ano, nakakapag-bike ang kasama yung anak. Ayan. So, unbox muna natin to, pero na-unbox na nila yan, guys. Ayan, unbox natin to. Pero bago yun, kailangan pakita ko muna sa inyo. Ang ganda nito, guys, promise. Ang ganda, promise. So, ano all, meron ganitong suspension fork. Yan sa harap, guys, meron trident. Choose your weapon. So, pumili ka daw ng magandang sandata para sa iyong mountain bike. So, tamang-tama itong weapon. Weapon, brand, tower, model, air fork, suspension. Wow! Naka-air fork! Wow! Oh. Hindi, air fork ang ating suspension fork na iba-unbox. So, air, XC, core. So, ibig sabihin, guys, cross-country. Sa gilid! Nakaligay pa rin ko. Nungtog tayo, guys. Eh, sino ba naglagay ng TV na yan dyan? Yan. Choose your weapon. Sa kabila, ganun pa rin, choose your weapon. Pero, may nakalagay na dito, guys, na model. Ayan, ang model niya, weapon tower. 27.5, 120mm yung kanyang travel ng stanchion. Mamaya papakita ko sa inyo. 34mm guys yung stanchion. Ay, ang taba! Wow! Ang haba na, mataba pa! Ayan oh, ang ganda nito guys! Ang taba! Saka ang haba! Uy! Ayan, tapos yung lower niya guys, yung outer leg. 38mm. Wow! Ang taba nito guys, promise! At step black sa glossy black. So yun yung makikita natin dito. Dito sa gilid, guys, merong ano QR code na siguro ano to, serial number, fork tower. Yun lang. Oy, ito sa ilalim ang ganda guys, so tower. Yun lang. Pagbukas natin guys, pagkabili nito guys, may plastic. Eh na-stack na ilang araw to guys, wala na siyang plastic, pero ganito-ganito yung makikita niyo. Naka-plastic lang siya. So, sa box, wala na. Ito lang ang laman. Ang laman ng kahon ay pinagpalit sa Weapon Tower 27.5 Air Shock. Wow! Okay, yan. So, tingnan natin ang specification nito, guys. Alamin natin mula taas hanggang baba. So, atin natin, guys, ang steerer tube. So, ito yung steerer tube niya. O, silver na silver. By the way, guys, straight tube. Itong Weapon Tower. Ayan. Atin natin. Ayan, 22 cm ang haba ng ating steerer tube. Made of alloy yan. Tapos itong crown natin, made of alloy din. Ang ganda nito guys, promise, made of alloy. Syempre may manual lockout yan. Ayan. At sa kabila, yung air valve cover. Ito oh. So yan. Diyan natin bobombahan ng hangin. So gagamit kayo syempre ng pambomba para sa air fork. Huwag kayong gagamit ng pambomba ng panggulong. Ayan, ganda nito guys. Tapos yung manual lockout niya, marami. Maraming clicks. So, pwede mong i-adjust yung tigas nung pagkaka-bounce ng ating air shock na yan. Ayan o. Oh. Ito, totally lock. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 clicks. Tapos ito guys, yung stanchion niya, 120mm. 32 ang taba. Ang taba nito guys, promise. Tapos ang haba. Ayan, ang ganda nito. At meron siyang rubber indicator niya ng pagkaka-bounce, bounce, 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 bounce. Ayan. Tapos, guys, ito, air ang laman. So, single air ang ating suspension na to. Ayan, single air means, andito lang ang hangin, sa kabila may coil. Ayan, kaya single air. So, andito yung bombahan, tapos ito yung na-adjust yung, ano, yung shock. Yung pagkaka-bounce. Tapos guys, reverse arc. Pag sinabing reverse arc, guys, nasa ilalim ng frame yung arc. Nasa ilalim ng frame, pag ganyan yan. Ito yung harap ng bike. Nasa ilalim siya ng frame.
Yung normal, standard, yung ganyan, ganyan. Ayan. Ito yung ilalim ng frame. Ito yung harap ng gulong. Nandito yung manibela. So, reverse arc tayo, guys. Naka-reverse arc. Gandang-ganda ako sa mga naka-reverse arc. Promise. Parang chicks na nakakita ko. Ang sexy! Yan ang lalaki mata natin, oh. Yan. At yung kanyang lower, guys, made of magnesium alloy. Yan. 34 mm ang taba. 34, 32. Ano, di ba? Ang taba nito, guys. Promise, oh. Mapapasana all ka talaga. Ayan. Tapos, yung kulay niya, guys, matte black. Ito, glossy. Tapos, ito, matte black na merong white. Ayan. So, yung nakikita nyo na weapon na yan, pintura yan, pero pag kinapa mo, para siyang decals. Tapos, itong Air XC. Ayan, pintura din to. Ang sticker lang dyan, guys, itong Solo Air Fork PSI, yung guide. So, ito yung sticker or yung guide ng PSI. Kung ilan ang ilalagay mo, depende sa iyong weight. Nakadepende to. So, adjust mo na lang siya. Ayan, adjust mo. At syempre yung sticker na warning. Do not use cross, only use for cross country all mountain. Do not use in extreme downhill. Ayan, so hindi to pwede sa extreme. Sa light trail pwede to. Ayan. Syempre, naka quick release siya, guys. Yung dropout niya quick release. Ayan. At post mount. Naka post mount yan. Syempre, basta aluminum alloy or magnesium alloy ang kanyang lower, naka post mount yan. Ito pala, guys. Dito sa may side ng pinaglalagyan ng brake caliper, nandito yung brake guide. Nandito siya. So, dito siya dadaan. Hindi, wala siya sa harap. Nasa likuran siya. Karamihan sa nakikita ko, nangangatiilong natin, guys. Oh, ayan. Nasa likuran yung brake guide niya. Ito, ganda, oh. Oh, diba? Ganda nito, guys. Promise. 27.5. Then, may nakalagay dito weapon sa may bandang ilalim. Nakikita niyo ba? Ayan, oh. Weapon, 27.5. Ayan. Hindi ko nang makakalimutan, guys. Timbangin natin. Ayan. Timbangin natin ang ating suspension fork. Ayan, tumitimbang siya, guys, ng 2.08 kilogram. So, guys, nabili nga pala nito to sa Taurus Bike Shop. Nagkakalaga to ng 4,000 pesos only. Ayan, napakamura nito, guys. Budget na budget sa mga naghahanap ng maganda at di kalidad na air suspension fork. Ang Weapon Tower 27.5. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment ka na rin kung nakagamit ka na nito at anong masasabi mo, di ba? Ayan. So, pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos, unboxing, and review, and soon, magbablog tayo ng ating ride, MTB ride. So, magkakaroon na tayo, malapit na tayo magkaroon ng budget pambili ng GoPro, kaya subscribe ka na! Ayan, bye-bye!